Check mga kakos, ano for today's vlog. Tuturuan ko po kayo kung paano natin ikabit ang PC to TV, mga kakos, ano. Mga kakos, ano, sa mga hindi nakakalam, ako nga po pala si Jager na nagsasabing please like, follow, and subscribe to my YouTube channel para updated kayo sa mga bagong videong ilalabas natin, because today mga kakos, ano, ituturo ko po sa inyo kung paano natin ikabit ang PC to TV, mga kakos, ano. Mga kakos, bago tayo magsimula, shoutout muna pala sa ating kakos na si Just a Simple Artist 543. Ayan. Pinim niya ako kanina, actually kakosa, no, nasa trabaho kasi ako kanina, kaya hindi ko siya masyadong na-replyan regarding sa tanong niya, no. So ang sabi ko sa kanya is gagawa ko na lang siya ng video ngayon para mas mabilis at mas maiintindihan niya kung paano natin ikakabit yung PC to TV, no. Kasi tinatanong niya ako kung anong cable yung talagang applicable na gamitin para mai-connect yung PC ninyo sa TV, no. So mga kakos, ano, naglabas ako ng tatlong cable na talagang ginagamit natin kapag ka i-connect natin yung PC sa TV natin, no. So ito yung old cable na meron tayo, mga kakos. Ito yung tinatawag na BGA ito. Mostly makikita niyo to at mapapansin niyo to sa mga CPU na Corto Duo, yung quad core, yan, mga first gen, second gen na PC is merong ganito. Ganito yung cable niya. Ayan. Tapos yung isang cable naman na second cable na meron tayo, mga kakosa, is yung HDMI. Ito. Meron tayong HDMI. Ganito yung style niya. Ayan. Ganyan yung style ng HDMI na cable na pwede rin natin gamitin sa mga mid PC katulad ng ganito, ng PC ko, kasi i-connect natin sa TV. Ayan. Tapos meron pa tayong tinatawag na isang cable, yung DP. Kung mapapansin nyo, mga kosa, is magkakaiba sila ng outlet. Makikita nyo yan, yung mga ganyang outlet. So magkakaiba sila. Meron tayong tatlong cable na ginagamit mostly or sa mga 2009 model na mga TV na bagong labas na pwede nyo i-connect sa inyong PC, is merong ganito or ganito. HDMI at saka BGA. Yan. So mga kakosa, no, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ba natin ikakabit to, no. Actually, unang-una, mga kakosa, pag bibili kayo ng TV, ganito ang una ninyong gawin, mga kakosa, no. Tignan nyo sa likod yung TV ninyo, meron niyang mga socket or yung kabita na sinasabi natin, mga kakosa. Ito yung sinasabing BGA. Ito ang ikakabit dyan, mga kakosa, no. Tapos dito sa gilid, mga kakosa, is meron ditong HDMI cable, mga kakosa. Ang HDMI cable is katulad ng ganito. Yan, yung socket niya HDMI, ganito ang ikakabit mo. Tapos kasi itong TV ko na to is upgraded na siya, so pwede ko siyang kabitan ng ganitong cable. So meron akong tatlong socket na magkakaiba na pwede kong ikabit TV to PC, mga kakosa. So tandaan nyo lang, mga kakosa, yung cable kung saan nyo ikakabit, HDMI, sakto dyan. Tapos ganito yung BGA. Okay, kakosa. So una natin kakabit, mga kakosa, is yung kakabit natin ngayon, mga kakosa, sa ating PC is yung HDMI. Pero pwede rin to, mga kakosa, nakita nyo naman may ganitong socket sa likod. Ikabit nyo lang po sa likod ng TV, mga kakosa, parang ganito. Kakabit nyo lang siya dyan, kakosa. Tapos, ready to go na to, kakosa. Etong kabila sa PC ninyo. So, gagamitin natin tong HDMI, mga kakosa, kasi medyo mahaba tong ano, cable na to. Gawin nyo lang, mga kakosa, ikabit nyo rito sa socket. So hindi ko na ikakabit lahat ng tatlo, mga kakosa, ano? Parehas lang naman ng routine yun. Ikakabit nyo lang sa TV.
Sabit nyo lang sa TV mga kosa. Tapos, pangalawa is saksak ninyo dito sa PC ninyo. Tanggalin natin itong DP. Ayan. So, nakakabit na siya mga kos. So, nakakabit na siya mga kos. No? Itong cable na to, itong HDMI. Pero kung meron kayong katulad dito, kung meron kayong kagaya nito mga kusa, ano, pwede nyo ring ikabit kasi may ikli lang to eh. Kaya ito na lang yung ginamit ko. Medyo mahaba, no? Actually, itong TV ko na to is for sala. Pero dahil nga sa request ninyo mga kusa, so ginawa ko na. Inasok ko lang muna sa loob, no? Tapos mga kusa, meron pa tayong tinatawag na socket. Ito yung converter. Meron tayong socket converter mga kosa na tinatawag. Kung mapapansin nyo, BGA, tapos DP ang nasa likod. Yan. So, minsan mga kosa, magkaiba ng socket yung TV ninyo. Magkaiba ng socket ang TV ninyo at yung PC ninyo. So, bili lang kayo ng ganito mga kosa. Meron naman yung iba't ibang socket na pwede nyong gamitin para maging compatible sa PC to TV ninyo. So, mga kosa, ano? Unang gagawin natin is buksan yung TV nyo. Buksan yung TV nyo mga kosa. And then, syempre may remote kayo. I-set ninyo i-set ninyo to mga kosa sa PC. Kung may makikita kayo dyan sa settings ninyo, dito kasi meron nakalagay dito source. Ito mga kosa, no? Meron sa TV ko, merong output na ganito, no? Merong HDMI 2.3, ABG, tapos ATB. Kung BGA yung gamit nyo, ganito mga kosa, ganito yung gamit nyo, makikita nyo rito PC. Yan, ito yung pindutin ninyo sa TV ninyo mga kosa, no? Or mostly PC talaga. Pero kasi sa akin, ginamit natin dahil nga may ito, ginamit ko yung HDMI. So, nasa HDMI 1. So, nasa HDMI 1 siya, no? Okay ko lang siya, mga kosa. Ang gagawin natin, mga kosa, is buksan nyo yung unit ninyo. Ayan, habang nag-ano siya. Actually, mga kosa, pwede nyo gamitin to sa mga computer na Corto Duo, Xeon, Quad Core, First Gen, Second Gen, Third Gen na mga PC. Sa high-end PC or sa mid PC. Actually, yung setup ko is nasa mid-game yung motherboard ko. Actually, mga kosa, sa mga PC katulad ng mga quad-core is built-in GPU na sila, no? Ang motherboard nila, meron ka ng GPU doon mismo. Kaya mostly na ginagamit, especially sa Pilipinas, kung quad-core or Corto Duo, first gen, ganito yung ginagamit nila. Kasi nga, built-in yung GPU nila. Katulad nun sa akin, mga kosa, nasa mid-gaming ako, pero yung GPU ko is nasa DDR6. DDR6, mga kosa. So, yun yung gamit ko. So, mabalik na tayo dito, mga kosa, no? So, kinabit ko yung cable. Ganun lang kasimple, mga kosa, no? Kinabit ko yung cable, sinet up ko siya, kung saan ko siya kinabit. Tapos, bubuksan na natin yung PC. So, pagbukas ng PC natin, makikita nyo dito, mga kosa, medyo naglo-loading siya, ayan. So, ito na siya. Actually, mga kosa, no, magandang pang, ano to, pang, especially pag nag-online class ka, no, pwede kang gumamit ng malaking TV, tapos ang dami mong camera dito, webcam, na kausap mo yung mga estudyante mo, no. So, magbabago yung, ano niya, magbabago yung screen mo, or yung page mo, dahil nga, TV na yung ginamit ko. Kasi ito yung gamit ko talaga, na 4K, na monitor pang gaming talaga, no? So, pwede mo naman gamitin ang TV kakosa
kung sakasakaling maglalaro ka, no, especially sa mga mobile, lagyan mo lang siya ng emulator or gamings ka ng PC mo, basta nasa mid game ka, pwede mong gamitin, no. Set up mo lang siya ng 4K para magamit mo talaga siya ng pang-gaming. Tapos mga kosa, siyempre medyo magulo yung screen mo dahil nga yung mga application ko, kasi nga bago na yung screen ko. So ang gawin mo, right click mo lang mga kosa, right click mo lang, tapos display settings. Display settings, so ang resolution is 16 tsaka 12. So 1600 times 1200. Nasa 100% yung scale niya. So punta ka ng display. Set up mo lang siya. And then keep change. So ayan na mga kosa, no. Tapos actually mga kosa, kung Corto Duo or ang ginagamit ninyo quad core or first gen, meron kayong ganito makikita sa inyong mga application mga kosa. Pag ni right click ninyo, meron kayong built-in GPU mga kosa. Click nyo lang yun mga kosa, no. Tapos dadalhin kayo sa page na to, no. Tapos i-adjust nyo lang dito mga kosa yung inyong resolution or yung desktop size nyo mga kosa, no. Resize. Pagkatapos nun, makikita nyo yung mga arrow sa gilid. Yan. Or dito, makikita nyo sa gitna, itong mga arrow na, itong lining na to, pwede nyo i-adjust para eksaktong-eksakto yung balance ng inyong screen. So, lahat ng sulat, makikita ninyo, walang naka-hide. I-okay nyo lang mga kosa. So, ito na siya. Ayan. So, meron na kayong kung paano i-connect yung TV sa PC, ganun lang po kadali, no. Especially kung may mga cable kayo, no. So, meron tayong tatlong cable. Remind ko lang kayo mga kosa, meron tayong VGA, tapos HDMI, tsaka DP mga kosa, no. Ganun lang po kadali kung paano natin ikabit yung PC to TV mga kosa, no. Remind ko lang kayo mga kosa, no, sa paggamit ng PC to TV is hindi po long term, no. Hindi po yung talagang parang gagamitin nyo ng pang-gaming yung PC ninyo, especially kung naka-quad core kayo, Corto Duo. Pero kung mga surfing lang, watching movie, Netflix, or sabi na nating Facebook, surfing lang kayo dito sa TV ninyo, quad core, Corto Duo, wala pong problema. Ito lang magiging issue po yun. Pero kung gagamitin ninyo pang-gaming yung CPU ninyo to TV, there's a problem na darating pagdating sa motherboard ninyo or sa GPU ninyo, no? Kung wala kayo sa mid-gaming. Pero kung nasa mid-gaming kayo ng unit, is wala pong magiging issue kasi ano na po to, ginamit ko na to more than 2 years nang walang issue. So wala akong nakikitang issue sa TV ko to PC. Ayan. Hope na nasagot ko yung tanong ng ating mga kakosa, no? Kung paano ikabit ang PC to TV, no? Regarding sa mga cable na gusto ninyong bilhin, yung exact cable na gagamitin ninyo para sa inyong PC to TV mga kakosa, no? Kung surfing lang, pakita ko sa inyo mga kakosa, halimbawa magsasurf ka dito, punta ka rito, pwede nyo baguhin yung kulay, yung contrast, yung size ng gusto ninyong mga icon sa inyong monitor. Or kung surfing lang, tapos meron kayong 55 inches na TV, so napakaganda mga kosa, ano. At kung gaming, nasa mid ano kayo, mid machine kayo or mid computer meron kayo, pwede nyo namang gamitin pang gaming. Especially ito kasi ginagamit ko itong pang PUBG tsaka Warzone. Kasi Warzone ko dito. So Warzone, napakalaki ng ano mo, ng TV mo, no. So hope na nasagot ko yung tanong ninyo mga kosa, and hope na nag-enjoy kayo sa video yung ginawa natin for today. Sana po nakatulong kung ano yung dapat na cable na bibiliin ninyo para ma-connect yung PC to
TV, mga Akosa, no? Hope na nag-enjoy kayo. Maraming salamat and hope to see you again for the next video. Peace!